Dire Team Bad. Tulog na yung kasama ko. Siyempre, joke lang. Joke lang yun. Dahil napakaganda ng laro natin, Geek Fam was able to force out a game free. Yes! Pero tingnan natin ngayon kung ano ba yung magiging storya nitong ating series na to, RNG. Magiging wala lang ba yung kanilang game number one or Geek Fam? Yung Geek Fam ba yung makaka-advance sa ating grand finals? Uh-oh. Let's see, guys. Buhay pa ba yung mga tao natin dyan sa chat, share muna, guys. Share muna dyan, oh, last, muna, game. Last game. Last game. Oh, kakashare lang na natin, eh. Hello. Share, ah. Last game. Ayan, buhay pa yung chat natin dito, eh. Kaya feeling ko mag-share din yan, oh. Yung iba kakagising lang yan, guys. Kung kakagising nyo lang, guys, game 3 na to ng ating RNG versus Geek Fam. So, sa mga wala pang share badge dyan, maghilapos na kayo, guys, dahil magiging mainit na naman yung laban natin ngayon. Kasi dikdikan na tong laban na to, eh. All in, all out na. Yan na and nga. Pack again for Geek Fam. Medyo adjustable pa yung lane dito ng pack. So, RNG, kailangan na nilang kunin yung disruptor talaga dito. Yun yung kulang sa kanila kanina. Oo. Ngayon na nga yata yung pipiliin nila rito, disruptor. Since ban na yung Omni Knight, hindi na sila pwedeng mag-high pick dito dahil nahirapan din sila kunin yung... Kumbaga nahirapan easy sila. Daw, 4 times 4. Sana makakuha kami dyan, di ba? May akin tab yung ano ko, meron. Hindi, baba lang niyan yan. May glitters. Ang cute! Na-distract ako doon. Pero again, ano kaya ang high pick dito ng RNG? Pwedeng disruptor talaga since may pack. So may hirapan mag-push it. Tama! Guys! Pack mate, hindi pa natin alam, ha, idol. Dahil, medyo... Oh, boom! But they wanted the BS. Aray! Plus the Rubik. Ay, sila nag-Rubik kinuha dito. Kinuha na nila yung Rubik dito kasi medyo naging sakit din talaga sa ulo ng RNG. Yung Rubik ni Sefer dito, dalawang game, eh. Pero yung bench pull na to, ginagawa nila offlane to, ha. Ay, talaga. Oo, pero ginagawa nila offlane yan. Depende, adjustable din naman ang BS ng RNG. Yun. Kasi usually, makikita natin yan talaga. Mostly support. Ang problema ko dito, alas G's, aalis. 6 na ngayon, 6, 7. Mga ano na yan, tapos eight, na 7. Sa biyahe na ako matutulog. Mga 7:30, di ka patulog. Alam ko yan, oh, mahirap patulog. Tutulog na ako. Ito na lang. Wala pa, ang pangit nun. Dalawang oras lang. Pero they got the disruptor. This is very exciting kasi sila naman yung magpapakingin ng gilas dito. Pwede nila itong i-position 4 din. Yup. Ang ano lang, kasi may vengeful spirit, ha. Kumbaga, kung sino may static storm, kumbaga, may swap. Mm-hmm. Alam nila na it's possible na if ever na hindi nila kunin yung disruptor, kukunin to ng Geek Fam for sure. Oo. So, ready sila so kung anong, sa kung anong pwedeng gawin ng Geek Fam dito. Energy with lang, energy. That disruptor. Wait, bawal sa'yo yan. Uy, masakit yung lalamunan mo. Okay, out. O naman, oh. Tubig na lang, tubig. Oh, teka lang, time first muna, mga idol, energy ha. Energy lang, kailangan ko energy, ha. Magkapi-kapi na rin kayo dyan dahil medyo mahaba pa tong ating tatahaking landas. Alam nyo, napakasarap na itong chocolate na yan. Milky Way. Ah, sarap kami yung sa pichel, ha. Papa rin gusto niya. Mukbang. ASMR. Yeah. Pero sa tingin nyo, guys, eh, sige, ito na lang yung tanong ko sa inyo. Sa tingin nyo, ilang minuto aabot tong game number 3 natin? 20 lang. Mm-hmm. Bitin. Bubugin ang Geek Fam yan. Bitin.
Pag uwi ko magsilta ng tapos, baka mangyari iba. Ay, bahala na sila dyan. Sila lumawa. Bahala na sila dyan. Pero fourth band for RNG, ano kaya yung pwedeng gawin? Pero di band out the Naga Siren, which is a good point for RNG kasi isa rin yan sa magagandang hero ni Raven, sa in terms of hero call ni Raven. Parang high pick niya yan, kumbaga, if ever man na ma-partner na rin sa Disruptor, di ba? So, good band. Slark din, binan na nila mga hero na pwedeng makabuhat with Raven. Mm-hmm. 120 minutes. Ay, grabe nga kayo doon, no? Di ba nakikita ng Nagnaga, no? Ikaw? Malakas ang Magnaga. Naku, sinasay ko mo lang ako. Doon sa illusion ko, apat yung pinaparm ko. Mm-hmm. Uy, yun, nabaliw na si Kenneth. Top. Yan, Kenneth, mag-share ka na ng stream muna bago ka dyan mawilab. Yan, no? Shoutout sa inyo dyan, ha? O, oh, sige, pagalitan nyo. Mga 7:30, matapos laro daw ng Geek Fam. Ayos! Ayos ka nga. Oh, thumbs up ka na lang eh. Pero okay lang, as long as nabibigyan tayo ng napakaganda. Buhay na buhay ang Dota sa alas 5 ng umaga. Parang ganun eh. Ah. Ay, may trabaho pala ako. Teka lang ha. Gagawa mo lang ng schedule ha. Schedule nga pala. Tuturuan ko kayo. Parang gumawa ng schedule. Ulo ha, magpapacheck up tayo mamaya. Wala ka muna bukas. Ah, ngayon. Ah, ngayon. Wala ka muna. Ah, pacheck up tayo. Baka maubusan tayo ng bukas. May China Dota. Uy, ba't December yan? Di tayo. Okay na pala eh. Ang bukas, alas 2 po kami mag-umpisa ha. Meron po kaming Lupon Invitational po, Open Qualifiers. Best of 3, isa. Ayan. Ayan. Kita tapos, nyo na, dalawa. Guys. Tapos, alas 9 kasi po, pag di-alo. Start ng lower bracket finals. Si Pilaj, saka si Denara kasama niya. Tapos, si Shola, saka si Kuya din naman sa Grand Finals. Prep, kayo ba to? Ikaw dito sa, ikaw dito sa, ano? Palit kayo. Ayan. Pero nakarinig ako ng center pick dito. For oh, kanino ka kayang team? Uy, for RNG. Yan. This is a new one for RNG. Ito talagang vengeful position 5 na to. And Rubik 4 naman. Boss, hello. Mag-partner naman kayo ni Kredi. May isang game kami nag-pares. Geek Fam din? Oo. Versus... Nakalimutan ko. RNG din? RNG ba? Hindi. Hindi. Sila ni Shola yun eh. Panalo yung Geek Fam. Team Spirit. Yes, Team Spirit. Kasi yung nung game 2 ako yung nag-cast nun eh. Yun. Oo, yun. Hindi nyo nakita. Pero kung hindi nyo nakita yon guys, syempre meron tayo nan sa YouTube. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Sa mga team replay. Dahil iba yung timeline nila. Teka lang. Ayan talaga yung ano eh, exercise ni Alo eh. Ayan, dapat sabayan dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. 8 seconds pa. Kailangan naka-up po yung ano natin. Naman. Sige, exercise muna tayo guys ko dahil three, umaga. 4. Ang tagal, oh. 5. 6. 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dito naman, kabila. Oh, exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Another one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay na. Okay. Yun! Ganyan yung magiging kakalabasan mo daw pagka nag-exercise ka sa umaga. Kamukha niya yung ano eh, si Primitive, yung kumakain ng ano. Kamukha niya siya wala yun, no? Buti na lang talaga si Shola. Buti na lang talaga si Shola. Hindi, may nagano. May nag... Yan. Yung nakaganon din. Yung nakaganon din. Alaban na agad. Yan, kamukha niya siya wala yun, no? No? Kamukha niya siya wala, oh. Shadow Fiend SF SF susupport na nilip ako. Pwede since na-expose na dito yung mid ng RNG, so pwede sila mag-adjust dito in a way. Pero Batrider na kuha ni Kuko dito, isang comfort pick ni Kuko nung former team niya. Hello teammate daw, hello, sabi teammate ni Chibibi. Oh, team no sleep talaga dito tayo. Pero buhay na buhay pa rin ang dugo natin. Bravo by Red Bull. May yun epekto na pa rin ba sa'yo yung Red Bull? Wala sa epekto yung mga ganyan. Anong epekto sa'yo? Ha? Anong epekto sa'yo? SB talaga. SB pa rin. SB talaga. Uy, grabe, gising pa rin si Boss D. Ayan. Eh, syempre, nag-RO yan eh. Matik yan. Ay, yung mga team RO natin dyan sigurado gising pa. Saka syempre sa ating pinaka the best na tao sa buong mundo, si Boss Alvin Beltran. Nang Jack in the Box. Yan o. Yes, na lagi pinapabati ni Kuya D. Lahat. Shoutout po sa inyo dyan. Good morning nga. Oo, daig pa natin ng radyo dito.
Selling eye bags, PM offers daw. Sabi rito, plus 300% wake up eyes. Oo, oh, yan. Sa mga gustong bumili ng eye bags dyan, PM nyo lang si GBB. Oo. May plus stats, no? Ayos nga yan. Kung may plus stats yung eye bags mo, boss GBB, bibili talaga ako nyan. Pero discountan mo ako, ah. Laban mo utusan yan. Kapi tayo sa kano, pandesal. Munay? Munay? Masarap pa ata, ano? Masarap munay ngayon, ah. Isang hi naman daw dyan, ayun o, si Boss Alvin Beltran. Oh, isang hi naman. So, malupitang hi kay Boss Alvin Beltran. Hello po. Ano ba mga paborito mong ano, sapatos? Wala ko lang sa sapatos. Yung kulay pink yung pinost yun o? Oo, oh, yun, hindi. 270 yun, di ba? Dahil 270. Wala akong pambili ng Yeezy. Yeezy? NMD1 lang, mga 3. Eh, mag-ipong ka para magkaroon ano. Uy! May yun, shoutout sa isang nag-ano natin, ang isang ninong natin dyan nag-bigay ng NMD1 nung Pasko. Pero secret lang ko yun. Secret lang ko sino! Ayos siyempre, ah! Oo, na-picturean ko yun, lo. Ang alam ganda. Ko ata kung sino yun, ah. Ang problema, hindi ay, yun. Ay, mga ito lang sinasabi. Diyos ko, kahit libre sa Singapore, wala. Pre, kahit libre sa Singapore, 5 araw tayo dun, wala. Ah, hindi, meron. Meron yung chicken popcorn. $5 din yun. Oh, hindi na sinigil. Easy ka lang. Oh. Salamat, nakapanood din ng Game 3 hanggang Nigma at RNG lang. Kinaya ko kagabi, natulog na ako. Daya mo naman, natulog ka na. Pero Beastmaster! Na. Good morning, Moy. PL Beastmaster, Gyro. Uy! May laban sa Phantom Lancer. Sabihin ko pa naman, walang laban sa Phantom Lancer. Yung fear na kaya ibigay dito ni Setsu as well as yung clearing of illusions dito ni Monet nandun. Pero they do have this Beastmaster na pag naunahan yung dalawang core dito ng RNG. Problema kasi meron din sila ditong Centaur na pang-out lang every time na maghahabol itong si Batrider as well as itong si Raven. Uh-oh. So, pack pa rin. Dito si Santino and Setsu SF. Maganda yung pension spirit na pick nila rito. Pero siniin ko nila, ha. And then, offlane nila ito si Flywin. Oh, pero magiging choice yan kay Coco ngayon kung sinong kailangan niyang i-roll. Kasi kahit, either way, kung sinong ma-i-roll man dyan, kung andyan nakaabang si Super, baliwala yung roll niya, maswap, no? Maswap lang. Hindi, maganda naman dito, merong silang tatlong initiation. Oh, Pac, Batrider, saka Beastmaster. Pero bahala na si Raven na... Oh, pumili ko alin doon yung wawak-wakin niya. Boss 5 Batrider pala to. Si Dubu. So, sino kaya yung pinaka magiging initiator? Si Kuan ulit to eh. Magiging nuker pack ulit to. Yung kaninang buo ni Santino, the old build of pack. Pwede. Kasi meron naman sila ditong magiging high damage output mamaya. Yun nga lang, kailangan nilang pag-investan ng time itong si Raven para makapag-farm. Pero dapat dito, yung pack na itong si Santino, hindi na masyado mahuli. Kasi ang disable lang naman dito, Leap ng Rubik, Centaur na stun. Madali kung naman, hindi siya ma-SSan ng Shadow Fiend, kaya niya mabuhay doon sa dalawang initiation na yun. Kasi madali niya din ma-evade yung mga magic missiles dito ni Super kasi may phase shift siya dito. Pati yung missile or yung tawag lang, homing missile. Na itong Sia Money. And let's see kung sino mananalo. At ito na nga po yung bakbakan. Make sure na nakashare po kayo mga sir dahil, syempre, Geek Pam. Pero sabi ni Alvin, live na live, sir! Live na live ito! Live po ba to, sir Alo? Hindi po to live! Joke lang. Joke lang po, no? Nangasar kaya yata, eh! Hindi, nasobrahan na kasi tayo sa oras, eh. Tuwing umaga kasi, meron tayo ditong replay. So, kung medyo na-late kayo ng gising, kung hindi nyo napanood kagabi, meron tayo mamaya. 24-7! Pero, syempre, may isang series pa tayo. Ang susunod natin series? Nigma. Versus ano nga nila dito? Nigma versus Gambit. Oh, Gambit. Yun yung ating bakbakan susunod. Right? After this series kasi kahit anong, kahit pagbalik-balik talin mo yung Dota, last game na to ng parehas na team. Kung sino ba yung magpapinals sa grand finals. At least top 2 sila. Kung sakasakali, kaso masakit yun. Ang laki ng chance mo rin kasi. Mag-aabang ka na sa grand finals, chill ka na lang. Pero syempre, hindi pwede maging kampante na finals na ako. Ano yun? Para kayong Genius Hunter na gusto lang mag-finals pero ayaw mag-champion? Nadali mo yung team ko doon, Arik, kasi
Puro pinagmamalaki. At least nag-finals kami. Ano ba naman yung mindset na yun? Oh, pero pansin mo, dire na naman dito yung Geek Fam. Tingin ko, it's a matter of choice eh. Geek Fam, gusto lagi talaga. Lagi yata silang ano, talo talaga gusto, sa ano. Feeling ko gusto nila talaga mag-dire lang. Then, sino ba first pick? First pick ay... First pick? Ito eh, hindi. Ano eh, ang first pick, di ba? RNG? Ay, wait. Oh, RNG. BS. Oh, kaya nga, no, sila panalo. Ah, pinipili talaga nila Dire. Oh, pinipili talaga nila Dire. Oh, pinipili nila talaga Dire. Mas gamay nila yung Dire kasi malapit yung shrine sa safe lane. Yun yung pansin ko. Ito? Malapit shrine. Ito, off lane kasi yung magbiminana dito sa side ng Radiant. Siguro yun yung iniisip nila. Yun yung isa kong nakita na siguro. Oh, kasi... yun pala yung naging advantage ng Dire din ng talaga. Dire, no? Malapit sa safe lane. So, pag nahirapan man yung safe lane, madali siya makakapag-transition sa neutral camp. Not unlike pag nasa Radiant ka, ang layo nung tatakbuhin mo eh. Kumbaga, hindi mo na dapat isipin. Wala. Kumbaga, kailangan mo dito consumables. Mm-hmm. Marami. So, may bottom. Diba? Hindi ka masyado makapag-re-regen. Okay. Tama naman. And tingnan natin yung bottom. Yung top lane, Dubu and Raven magkasama na naman dito. Nilalangisan. Ito si Flywin. Oh, pero mahirapan dito si Flywin ah. Kasi yung turning rate ng isang Centaur, lalo na pagka patagal, may fight. No? Pero easy. Magic stick naman. Tainay agad ah. Oo, para dito kay Flywin. On the bottom lane naman, Goku with the Zephyr. Kasama, katapat nila rito, itong Sias, Super, and Monet. So, ayan po yung bakbakan natin sa gitna. Siyempre, SF versus Pac. Alam nyo na yan. Parang Dota 1 lang, pero Carl Santino. Classic. Pero pag nastakan dito si... meron play shift dito si... Tignan mo, tapang oh. Play shift. Play diba? Shift type talagang yung panapat talaga sa SF. Kasi kadalasan, yung usual na nakikita ko ngayon sa meta natin, minsan hindi sila naglalagay ng play shift eh. Or if ever man, isa lang talaga and then for second. Pero yung iba talagang wala. No play shift at all. Oo nga eh. Kasi yung second skip parang ganun naman din daw. Yun nga lang, kailangan niya ron eh. Kasi mga triple raise ka lang dyan. Masakan ng race. Uy! Wasak. Hindi niya ni-race yun, no? Sayang naman. On the top lane naman, Raven. Ang ganda rin yung kanya nagiging farm. Hindi siya masyado nakakontest dahil si Dubu patuloy lang yung kanyang pag-spam dito. Yung turning rate dito ni Centaur, hindi talaga siya makalasit at all. Kasi sticky-sticky lang yung ginagawa niya. Sige, nastakan yung charge mo, pero hindi ka rin makaka-farm. Kailangan niyang lumapit na ganyan. And iikot pa siya, Hop! Lalaban yata, Raven. Walang magkakamatayan dyan. Dito sa may bottom lane, dito sa tingin ko yung magiging first blood. Abangan natin yan. Potential kill, yes. May potential kill dito yung side ng RNG. Yung RNG talaga dito yung may potential kill. Not unless ma-out of position ito si Super. Kasi si Mune, medyo mahirap yung table game. At ma-slow-slow, no? Yun naman ang ano dyan eh. Ang pwedeng mangyari. Sa gitna naman, Carl Santino, pulahan. Magbubo din yung laban dito, pero all in all, nakakapag-farm din naman si Santino dito. Yung nga lang siguro, kumain siya dito ng race. Oo, pero Kuku, pulahan, meron naman siya rito ng salve. So, na-deny pa ni Sepper yung isang range creeps. So, well played para dito sa may Geek Fam. Yung pressure ba meron dito sa may bottom lane? Yes, no, meron. Ito nga si Monet, hindi ganun nakakapag-farm, pero Rocket Barrage, pwede niyang gamitin dito kay Zephyr Delgado. Ako, ito na. Si Zephyr, yun out of position dito. Pero ang ganda naman, kinetic field. And tatakbo, ikot, kasos, nasaan si Zephyr? TP out, yung stun, nagagamit, and first blood, makukuha. Ang masama pa doon, ginamit niya yung TP. Yes, so lakad matatag yung magiging mangyayari dito para sa side. Kumbaga, sobrang worth it yan sa early, lalo na dito. Hindi rin magamit kasi ni Kuku yung kanyang boar. Kasi nasaflakanon lang dito ni Monet. Nakita mo, easy eh. Kailangan niya ilayo pa ng ilayo. And then, dalawang range kasi yan eh. So, talagang kailangan niya. Uy, teka lang. Wala, easy lang. Para dito kay Santino yan. Another salve, medyo marami. Kailangan niya mag-invest ng maraming salve talaga dito. Pero Setsu, medyo nakakauna. Nasa last hit. Pero 45 by card. Tingnan natin. Pwede yata niya mapatay ito, yung SF. Pwede. Ayun na nga. Magmamatapang. Sige, isa pa. And may Setsu. Ka, best. Uy! Kaso! Oh! Outplayed, guys. Meron siyang Fairy Fire. And Santino, nagkamali siya ron. Munti ka lang niya mapatay si Setsu. Yung tansya ng skills
ni Santino, hindi na-expect na yung Fairy Fire eh. Ang laki nung, ano, ambag. Oo. Kung wala nun, patay siya eh. At ngayon, na-repilin pa yung bote. Tapos, pagbalik niya, meron na tong ano. May mga raindrops na may salve na. Hindi niya na mapatayan. Oo, oh, mahirap na yan. Kailangan niya na lang mag-farm na lang muna. Sa maya bottom, tingnan natin si Monet. Eh, wala. Chill lang din si Monet. Chill lang muna. Up, kuku. 5 minutes. Bounty. Stun, magagamit. And makukuha ni Super yan. Pero naku po, delikado naman siya rito. TP out, pwede? Meron siya ditong boots eh. So medyo makakatakas in a way itong si Super. Super nga talaga. Easy. Oh, na top lane naman, Raven. Boots yung farm niya, yes. Pero nakaka-farm pa rin itong si Flywin kahit papano. Kasi naiwan na siya sa lane. Oo. Dito, nagpo-pull kasi yung Bakit? Makakatatlo na yun, ha? Nakakailang salve na to. Oh. Tapos salve din siya. Eh, ba't di na lang kayo nag-1v1 dito? Kinlose natin itong mga to. Sila na lang yung maglaro, no? Oo, pero naku po, Monet, delikado dito na i-slow siya ng mga boar. Netong si Kuku. Pero ang tanong, kinap ba yung damage dito ng kick pump or may turnaround dyan ng RNG? Oh my God, Sephir! Aray! Aray ko, best! Two more right clicks! Pero lalaban ulit dito. Ako, pwede to, ha? Ay, buti na lang nag-bug. And mamamatay dito si Super, mga sir. Si Kuku, buti ka na mamatay. Ikot-ikot technique lang. Pero Sephir! Ay, namatay po si Sephir doon. Dito naman sa gitna. Oy! Munti ka na. Oy! Munti ka na naman. Napakalupit naman nun. Buti, tamang-tama lang. Mga apat na yun. Oy! No! Joke lang. Ops! Ay, naku, na-cancel. Buti na lang, hindi siya naman namatay doon. Kaso, walang refill yung kanyang. Ay, wala rin siyang bote pa. Wala pa rin siyang bote kasi apat na salve yung in-invest niya doon, ha? Coil. Ginamit na nga po rito. And na-silence. Carl Santino na-lip. Pero patay yung SF. Bigyan mo lang tip! Bigyan mo lang tip! Kasi kanina pa yan eh. Oh, September! Patay ka rin, boy! Double kill para kay Sephir. Nice one! Saka pwede nilang matiwards to kasi na pinipingay na. Alam. Nalaman na warded doon. Warded. Pero ang gandang play noon and reinforcement dito ng Geek Fam on point din talaga doon sa kailangan nila pahirapan yung SF dito eh. Pero Kuku, nabigyan na siya rito and killing spree on Monet. Namatay rin naman eto si Super doon sa boar na itong si Kuku. And not so good exchange for Geek Fam kasi kailangan ng isang sustain investment na sustain item itong si Kuku mamaya. Siya yung pinakamag-ano dito eh. Magbibuild ng mga sustain items. Pero nag-stun. Dito, ito yung center war runner and walang pang cancel ng TP. Yung geek farm sa may top lane. While on the mid lane naman, Carl Santino. Grabe. Oh my God, hindi pa na dead the wards. Ang kulit talaga nito ni Setsu eh, no? Yan yung talagang kailangan mag-trigger. Game 3 na eh. Game 3, pagalingan na lang talaga sa mag-dota itong itong parehas na team. Kahit yung skills mo, doon mo na maipapakita. Ano ba naman yun? Meron. Kita yan, madedewards yan. Ang dami nilang vision dito sa talagang gitna talaga yung priority nila, ano? Pinupuruhan nila ng ito, maigi. Meron bang sentry ward? Sena, meron na sentry. Siya na lang po, ang magdedeward. O, baka kunin mo pa ito. Yun, oh. Kanya din yung ano yun eh. Yun, nalasit pa niya. And Sephir, naku na, ispatan. Alam na nag-wards din siya dyan. Hop, stun, another race. Buti na lang, malayo yung SF. So, Sephir, tumatakbo pa rin siya rito. Buying time lang. Sige, takbo mo lang yan. Buying time lang. Okay lang. Ay, ni-race sa muka. Sabi sa'yo, malayo ko ng bahagya eh. Malayo nga. Umabot pa nga. So, 6-4. Pero Raven, syempre, maganda yung kanya nagiging farm dito. Hop, September, nice pa ton si Raven. Papunta sa maya neutrals. Pero hindi mo rin may kakalana si Monet dito. Medyo, he's having a good time dito sa bottom lane. Whereas, si Santino, yung pinaka-pressure dito sa game na to eh. Ramdam mo yung kayang, pressure na binibigay ni Rubik. Oo. And ni Setsu. Ito na nga yung kanyang, dito, network medyo mababa. Para kay Santino. Kahit, sobrang unti na investment sa hype eh. Op, dubo naman on the top lane. Tingnan natin, mamamatay po ba siya rito? Mukhang yes. One more right click. Isa pa? No. Isa pa? Yes? No? Oh, maybe? Sinusunog. Huwag kang lilingon!
pag lumingon ka, patay ka. Namatay nga puro si Dubu in di September. Hindi siya lumingon doon, hindi na matay pa rin. Solo XP yun. Wala pang 10 minutes, level 6 na itong si Rubik. Oh, 7 and 4, looking good yung early game dito ng RNG. Napaganda rin talaga yung Garopic dito para sa akin eh. Kasi na-force eh, naku, Santino. Sakto pa naman, nag-rotate pa rito si Santino kaso natanipan siya ng bala. Tingnan natin. Op, super, delikado siya rito. Kaso naku, papasok ba? Pumasok nga si Santino. Naku! Santino! Hindi maganda yon pero dominating para dito kay Manny at habol pa yata sila din sa may bottom lane. Almost drum na itong Gyrock after 10 minutes pa lang ng ating laro and makokontrol pa nila yung outpost. Sa may top ba? Yun, nakakuha naman yan. So pares sila magkakaroon ng 150 experience. Na malaking bagay kasi medyo yep, nagka-crumble or nahihirapan kumuha ng levels dito yung mga heroes ng Geek Tom, lalo na yung bottom lane. Pero, Raven, mag-iya siya muna. Hindi muna siya magdi-defusal dito. Hindi na naman niya magagamit afterwards eh. So, pang-boost na rin kasi ng farm itong Yasha. Uy, Royal Jelly. Sa mga tier 1 items, oo, gusto ayan rin yung panalo eh. Para kasi hindi mo na kailangan ng slot, di ba? Tsaka regeneration sa din kasi. Sa umpisa, oo. Lalo na ngayon, tier yung Akila, medyo late na lumalabas eh. Maga hindi mo na rin ganun masusulit. Hindi na worth it yun? Hindi na, yung Poor Man tsaka yung Akila, no? Para yun yung Poor Man okay lang. Pero Akila, ano na hindi na masulit. Oo. Nakapag-ultimate pa, pero na-roar. Itong Gyrocopter, easy. The swap coming from Super. Meron pang ultimate yung Center War Runner. Hindi pa nila nakuha yung kill na iyon. And sayang naman, pero top lane naman. Dubu, feeling core siya rito, ha? Gusto niya abulin yung Center War Runner. Pero napilitan lang naman mag-back yung Centaur at mahahabol yata siya dito nitong Rubik. Hinahabol. Meron ba? Pero tingin ko hindi na since wala na rin namang SS itong si Centaur. Pero nakita mo yung engagement na ginawa ng Geek Fam doon. Dalawang skill ng RNG. Talagang laging ganun yung gagawin dito. Oo, ng pang-save lang, RNG. Pang-save lang in apat sila rito, ha? Op! Kailangan mag-out ng Geek Fam. Apat yan. Engage yan. Pag nakakuha ng kill dyan yung RNG, sobrang sulit yung mga rotation nila. Kasi kanina pa yung super na yan na nambubosin sa save. Oh, mamaya rin yan. Mamaya rin sa atin yan, guys. Isihan lang muna natin. Kalmahan nyo lang. Sa ngayon kasi talaga, araw nila eh. Tingnan natin. Sephir. Uy, drums. Para sa SF, drums na rin. Para sa may Gyrocopter. Maaga masyado yung mga drums nito. Talagang tatambulan sila. Oh, malapit na rin kasi Chinese maging New Year eh. Oh, kaya sila nagbubuo rin. Okay lang. Carl Santino. The Santino moves. Naku, yung courier natin, Santino. Oh, nakuha pa yung call sa kanya. Tinamahan pa siya ng stun. Baka magising. Bukas na. Bukas na. Ang gising nito na yung Santino. Pero medyo nagbigay pa siya na ng gold. Ng coil eh. Oh. Gold. Yung space. Lahat, ang daming nangyari. Ang laki nung big deal yun for Geek Fam. Oo. And ngayon, kita mo naman, dire-diretso na naman yung push na itong RNG. Wala, malakas din talaga yung Benchu Spirit na support. Oo, ang ganda na, paganda yung Op, Dubu? With the TP, pero alam ni September yan. And ultimate by Flywin. Tingnan natin, may TP pa rin sa may top lane. Wala na po magiging responde itong Geek Fam at mamamatay po sila doon. And ngayon palang nila na push yung putong. Hoy! Naku, Raven! Wala ng chance. Na-requiman siya ron. Yun yung hirap kapag ka na-requiman ng isang Phantom Lancer. Kasi, sige, meron kayong mga illusion mo. Pero makikita yung tunay, pero makikita niya yung tunay and pwedeng kumain ng raise etong si Phantom Lancer. Oo, what a play. Coming from RNG, 11-5 score natin. Pinuyat lang tayo. Pero mukhang same result. Kaya tayo mangyayari dito, ha? Oh my God. Tatlo sa network. Nanguna. Sa side ng RNG. Pak! Nasa kanila yung bala ngayon, yung side ng RNG. Kasi game 3, medyo doble yung pressure na kayang ibigay dito sa series na to or sa last game na to para dito sa Geek Fam. Hindi kasi katulad to ng Splark kanina na nakakuha na ng defusal. Kaya na nila lumaban. Yep, dito iba yung kay Raven ngayon eh. Ang dami na kasi talagang kailangan din item dito. Siyempre, isang PL ang isa sa mga heroes na medyo item reliant siya. Oo. Kailangan niya ng Manta, Heart, at saka Diffusal. Nakuha niya yung tatlong yon.
Oh. Less than 30 minutes, pero yun lang. Glimpse back, ginamit dito pati yung lasso, pero masyado makuna to, ha. Mabuhay pa ba? Yung center bar runner, nandito ni SF, nabuhay pa nga with the swap, and Kuku, Tupu, yung nabigyan doon parehas, Mega Krisisetsu and Monet, hinahabol pa si Disruptor, pak! Patay si Sepi, rinde, nakapag-glimpse back po siya ron, pero September, may lens pa siya, wala pang lens, di paabot ang fade ball. Isipin nyo, from easy kill, kayo pa yung namatayan. Ayan o. Kunat, and that swap again, worth na worth talaga yung mga ginagawa dito ni Super. Superman, yo, talaga yung pinakamangyari. I save you. Kaka-bullshit. I am a Superman. Kaka-bullshit! Nabwisit ka na, lo. Makakasar tong si Super na to. Dami. Kung ako yung kalaban ni Super din dito, mabuhisit din ako sa mga saves na ginagawa niya. Sobrang crucial every time. Daming galaw niya, no? Buhisit na eh. Daming meme eh. Daming, ang dami yan na siya eh. Pero tara, simula na. Lumalabas yung mga tier 2 items dito. Bambris, kailangan ko dito. Yung dubo rin kasi ito eh. Solo lane na sa top lane. Wala rin masyadong naging impact eh, no? Binigyan na siya ng level. At saka, para yung, siyang 4 eh. Uy, teka lang, napabalik. September. Oh, TP out. Wala na. And Kuku pa yung na-delegado rito. Yung stun magkoconnect sa kanya. Easy kill. Unstoppable para kay Monet. Kailangan ulit mag-farm. Dito ni Raven. Pati near tong si Santino. Pero may TP yung center. Out na tayo, Santino. Oo, pero mahirap mag-cut ng creep dyan, no? So, wala siya illusory doon talaga. Nagpakita lang siya. Hop. Let's see. Wala lang. Wala pa. Okay na. Mission accomplished. TP out. Yon. Nimbus. Woo! Akala ko may Zeus. Sabi ni Kuya Nick, may Zeus to kanina. Pero again, 14 and 5 yung score natin. Medyo nagiging one-sided yung early game natin dito. Hindi makaporma yung side ng Geek Fam dito with a 7k gold advantage for RNG. Geek Fam, how are they gonna be able to come back on this game? Kailangan mid-game. Kaya to, kaya to. Kailangan mid-game. 7k lang naman yung kalamangan. Sa, kaya pa to. Pero 7k on a very early stage? Medyo malaki yan, ha? Oo. Kita-kita sila rito. Hindi ba tayo uso mag-dwarfs? Para kanina pa yan nakatayo dyan. Wala, kanina pa. Kailangan nyo nang gumalaw. Pero aim close, sino nakakuha? Hindi masyado. Hindi ko masyado gusto kay, ano yan eh, kay PL eh. PL? Oo, yung aim close. Pwede na yan. Basta may item, no? Pwede na yan. Bumblaze, maganda. Whatever na makuha na dito. Yung mga tipong stats. Saan? Nasaan yun? Ba't wala sa kanya? More on stats item. Pinulot ba niya? Hindi niya talaga kailangan yun eh. As a Phantom Lancer, parang mas worth siya sa mga... Siyempre, ang kailangan ng PL talaga, more on stats item. Pero dapat ibigay niya yun. Mm-hmm. Kahit kanino lang dyan eh. Kay Pak. Oo, kaso hindi nga pala. Kaso hindi rin siya right clicker dito, so yaman na. Pero mataas na yung level dito, ha? Kapwera na lang. O, mga level dito, 15, 13, 30. Mataas naman yung level. Dalawa lang level lang yung lamang ng SF. Kasi ang problema, tingin ko one good team fight and pick off ng Geek Fam dito, pwedeng bumalik sa kanila yung kalamangan. Kaso yun nga lang, yung huge turning point dito ng item ng RNG is BKB na etong si Setsu. Kaya nga, BKB na yung SF. BKB na rin yung Gyro. Eto, Diffusal naman si Raven. Kaso, yung timing eh. Kaso, oo. And then BKB, 10 seconds pa yan. 10 seconds, hindi maubusan ng ano, ng... No chance to contest at all etong Roshan natin. So, trade na lang. Alam nila yan eh. Oo, tier 2 sa Roshan. Uy, huwag nyo naman kung papigay pa sa kabila yan. May 100, ano niya? Pwede kayo. Kahit itago nyo na lang, huwag nyo na ibigay sa kabila. Iniwan eh, no? Damputin nyo na, oh. Dinamput nyo na yung airflow. Oh my God. Wala eh, alam ko yun. Na kala ko, ibigay pa yun eh. Ano pa ba? Maganda rin kung makakuha si PL dito ng somehow lifesteal. To sustain himself, Vampire Fang, pwede. Ayun, si Sephir namatay. Ito, napunta dito yung Vampire Fangs eh. Wow, kay Gyro eh. Napaganda pa nga sa kanya. Spell lifesteal yan, ha? Mm-hmm. Tapos meron pa. Spell lifesteal, saka lifesteal. Lifesteal, oo. Oh. Solid na silit dito kay Monet dito. Kasi Gyro Captor, ang dami niyang pwede ipitaw na skills may dito. May physical, may magical, so sulit. It's your choice na lang. Pwede eh rin niya ASAP yan, kaso ayaw niya. Mas gusto niya yung... Kay Monet na lang daw. Mas worth talaga kay Monet yan. Oo.
So, ayan, PL. Dito tayo nakasalalay, guys. Oh, it all comes down kung paano bibitbitin ni Raven tong game na to. Kasi sa ngayon, wala magawa. Even Pac, wala siyang magawa dito as of the moment. Cut trip lang yung nagagawin ni Pac dito sa game na to eh. Since napahirapan siya ng Sovereign early, hindi siya nag-dominate sa lane. So, cut the creep wave. Don't let RNG get the objectives. Yun yung kailangan i-focus dito ni Pac. Hop! Tingnan natin. Monet. Babalak niya rin kunin. Ano? Oy, masakit yan, miss! May Aegis daw siya. Pero nakakuha rito eh. Nakakapag-out pa yata. Pero hindi, may Glimpse back. Monet. Wala na siyang mana rito. Pero pwede siya mag-BKB after. Layo na mga kampi ni Monet dito. Medyo... Pero BKB... Kailangan nung matrust dito. Ayan na nga po. BKB by Monet. Pero nakukukul na yari. And namatay po kagad siya doon. Si... Naswap ka agad yung Lasso and Dubu and Kukoy mamatay. Ito na, si Dubu susunod na sa hukay. Double kill para din sa may SF. Parang lagi magkasunod mamatay si Dubu tsaka si Kuko. Porket magka-rimba yung pangalan nyo, kailangan magkasunod na din kayo mamatay. Pero again, dapat disengage na yun for Geek Fam eh. Natanggalan nila ng Aegis etong si Monet. Oh, saka swerte na sila nun eh. Nakakuha nila yung outpost before 20 minutes eh. Oh, dapat din na sumunod dun yung sila Kuko. And sila pa nga nangyari dun. Wala silang masyadong pang-escape na items. Bilis din. Kasi may tier 1 tower pa. Itong RNG dun sa may top lane. So, napaka-basic lang sa kanila na rumesponde. Eh. Habang yung Geek Fam, syempre, wala na. Malayo na masyado yung kanilang mga titipian. Oh, and feeling ko kulang pa sa kape. Itong Geek Fam sa ngayon. Sana all sila, nagkakape. Ayan, I love adubo daw. You love adubo, we love adubo too. Naku, ito na nga yung RNG. Magdedere-derecho na sila rito. Wala pong Lasso, 34 seconds. Ang tapang dito. Alam nila na walang magawa dito yung Geek Fam eh. Oo, may BKB rin kasi itong gyrocopter. Pero hop, muntikan lang. Sabi, tinatayuan na ang dito. Si Monet ha. Pamipilita yata siya mag-BKB. Or hindi, hindi pa rin. Lumalifesteal lang siya rito. Ang daming illusion. Pero nakakuha na kagad yung third tower dito. Setsu naman kailangan niya mag-BKB or else mamamatay po siya. Requiem sa illusion. Requiem lang sa face. Requiem sa akong pero... habol kami. Ikaw, kanina ginagawa niyo sa amin to, di ba? Yung bawal mag-back. Patay ka super. And... Collect ka. Ayan. Pero meron akong kasabihan dito. Ano yan? Sobrang tinago ko to. Kasi ano sabi mo, kanina pa nila ginagawa. Ayan. Basahin mo, Lo. Ano yan? Don't do unto others what you don't want done unto you. Oh, sa Tagalog? Wag mong gawin sa akin yung gagawin sa'yo. Oh, galing. Ngayon, yun yung ginagawa kanina, di ba, ng RNG. Wag mong gawin sa akin ginagawa sa'yo. Ginagawa mo. Ganun yun. A geek. Oh, pero again, 17 and 6 yung score natin. 9K gold advantage. Umaabante ng umaabante itong kalamangan ng RNG. Oh, pero sama-sama pa rin sila rito. And in terms of experience. Bottom sila, pero... Oy, Carl! Carl! TP. Carl lang. Dapat kinuho siya. Yun lang, nahuli. Si Kuko. Oh, TP na. Nice one. Pwede na yan. Si Kuko na lang yung nahuli. Ang ganda kasi ng words nila. May scan din pa kasi itong RNG. So, depend. Lalo na pag nakuha yung roar. Diyos ko po. Delikado talaga itong si Pac. Pero, hindi ko pa nakikitaan ang potential. Lahat ng hirong dito ng Geek Fam eh. Yung PL, hindi pa natin masyadong maramdaman yung damage output na kaya niya ibigay. Yung initiation ni Pac at saka ni Batrider. Pero may BKB to eh. Mapipilita mag-BKB lang yan eh. Ay, masakit ha. Uy, napilitan niya mag-BKB. Nice one. Pero si PL. Siya yung magiging ally. Casualty. Pero binaburn lang nila yung mga BKB. No? Kasi after... Okay lang. Parang planado na rin na yun sa side ng Geek Fam. Kasi... kumbaga, no gain if support lang yung makakuha ditong RNG. Wala naman objective doon. Maganda to, aim close sa kanya. Oh, yung pati mga illusion din. Eh. Ano talaga? Oo. Ang naisip ko kasi dito, oh my God. Okay din? Oo, tinan mo. Oh my God, ang inisip ko kasi sa aim close ni Raven, kaya nasabi kong hindi siya maganda. Oh. Akala ko, siya lang talaga yung pwedeng makapagbigay, pero sobrang worth niya ang aim close. Oo. Kung lahat ng illusion mo. Para kami level 25 nito, critical. Oh, yung 30%. Eh paano pag nag-level 30 pa yan, 'di ba? Imagine na. Tas 130% to, 130% to eh. So kito. Oh, ayun pala naman nagagalaw si Gyro. Okay, so hindi ko mga illusion goods din. Hindi ko masyadong
iniisip ko kasi parang ang daya masyado nun kung lahat ng... Di, kanina mo, wait mo si Garo kanina. Wawa, eto. Wasak, kaya pala laki ng damage niya dito. Maganda, maganda yung implog. Matatanggalin yan, ha? Lako na. Mm. Ops! Na-break yung smoke dito ng SF. Alam nila na meron dito sa may high grounds. Daedalus, kapal lang mukha naman ito si Setsu. Nag-Daedalus kagad siya rito. So, after BKB, Daedalus goods na. Sino yun? Ano yun? Wala. Pero, again, good morning sa inyong lahat. Medyo, nagiging slow pace yung ano. Sino ba yun? Ang hangin. Sabi ng hangin. Kung chismos. Ay! Masabihin ka! Shout out! Wala. Mamaya. I'm gonna give you some kwento later. Okay. Usap tayo, lo. Kapi-kapi tayo, ganyan. Ayan. Pero again, 20 and 6, medyo nahihirapan kumuha ng kills. Etong side ng geek. Masyado kong... Wala, eh, siyempre. Chismoso ko, eh. Chismoso by, ano, eh, by nature, eh. Saludos, Test Peru! Ay, shout out to our Peruvian friends! Uy, kailangan mo Englishin yan. Hindi, meron ka bang ano? Meron ka bang alam na Peruvian word? Meron. Ano? Lima. Ito na yun? Lima, yung ano nila, capital. Lima, Peru. Ano? Capital ng Peru, Lima. Lima? Oo. Hey, the capital of Peru, Lima. Lima? Oh, Lima? Okay, is that right? Oh, yeah. I know that. I study geography. Huh? Geography. Geography? Yeah. Parang hindi ka pa siyempre doon sa geography mo, ha? Fail. 26 score! 26 din yung minuto ng laro natin. Oo nga, no? The Nostra. 12K yung kalamangan ng RNG, pero siyempre, all eyes on Raven. Oo. Malapit na yung kanyang... Heart of Taras. Yes, and again, stats po, boss. Ayun, okay lang yung stats dito. Ayan, stats. Man, di pa naman masyadong nagmamatter yung buyback dyan unless lumaban sila sa rush pit dito. You know? Yes, Lima. Yes, Siguro Lima. Siguro de Aray, Alec, Abita. No, hey! Tamay pa. Oh, ah! My God. Okay. Oh, you're a fanboy of Miss Alec, okay? Yes, ang galing. Oh, you're a fanboy of Alec. Saludos. Ay! Mga idol, ayan sa mga tropa natin dyan, kung may maalam kayong Peruvian word, welcome. Saludos, salutres, saloko, atro. Pantisal, pantikoko. Monay. Wali. Oh, ano ata yan eh? Ano pa? Ano, Portuguese bang? Ano ba? Okay. Ano dyan? Di, Espanyol ata, Espanyol. Espanyol lang alam ka dito, yung mga vamonos, mga gana. Ano yung sinasabi ni Dora? Nanonood ako dati ng Dora. Ni, ano, si El Chapo. Tranquilo, my friend. Hop! Alam ko lang, Bella Chow din eh. Alam yung Bella Chow. Saludos, yo, saludos. Rapido. Constantino, kahit may leakage siya rito, nahuli. Yung pack, isang mabilis lang. Kinuha na ng skill. Inangat, automatic yan, yes, FM. Ayan, pero again, sawadika. Pre, iba naman yan, pre. Rapido lang tayo dito yan. Como esas 20-20, 40, 50-80. Sa letra ng B. Op, Roshan, kinukuha na naman dito. Naku po, hindi na naman natin mako-contest. And 13K network lead na to, ha. Make it 14 at naku, dupo, oy! Duboy, oh my God! Na dubok. Almost. Buti na lang, nakapag-out pa siya doon. Oo, pero again, imagine having that 15k gold advantage na wala pang basag na racks dito para sa side ng Geek Fam. Alam mo na sobrang namang sila dito eh. Mm-hmm. El Filibusterismo. Hoy, mga Pinoy, wag na kayo magbanggap. Easy lang kayo dyan. El Filibusterismo, may ulti mo. Just no limit. Shout out din po pala sa Team YouTube, ha. Pasensya na po kayo. 6:20 na po ng umaga, guys. Oh. Nag-umpisa po tayo ng coverage 8 p.m. Ha? Dapat yung series na to 1 p.m. 1 a.m. to nag-start eh. Oh. Nag-start ng alas 3. Damay civilian tayo dito. Oh my God. And ngayon, oh, tingnan natin. Ayan na. Yung mga illusion na naman ng gyrocopter. Yeah, pero as long as hindi nakakabasag itong side ng RNG, tapos nadideplete yung BKBs nito ng mga core ng... na Setsu at saka nito ni Monet. Okay lang yun for Geek Fam eh. Ang magandang sigurong build dito ni... Uy! He's going for the Desolator. Gusto ko dito Dagon eh. Para may burst sila. Oo, maganda ata Dagon dito. Mm-hmm.
Huwag na siya normal, no? Hindi naman niya kailangan normal kasi pag sabayan mo yung SF sa normal, parang ang hirap nun imaginin, diba? So, yung burst damage dapat yung ibigay dito ni Carl. Mas prefer ko talaga dito sa game. Baligtad ata yung ano niya. Dapat kanina maganda yung ano, yung Desolator build. Hindi, ano din, dagon din talaga yun. Doon, yun. Oo, no? Kasi Ricky, saka ano yun eh, Ember eh. Pero ngayon, sobrang ganda rin talaga dito ng dagon na i-imagine ko eh. Kasi meron silang roar, and then yung burst na kayang ibigay ni Pak. Dagger na rin to. If may dagon siya, diba? Sobrang ganda. Dagger na rin. Ito nga si... Alo, mukhang mamimigay ka ng MK Arcana dito. Pag wala, wala. 2-5, 2-5. 2-5? Kung doyo mo naman nun. 2-5. Up, Flywin. Hey, 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 Kuku! Kuku, malu! Huwag kang makikita, nice one! Nakakalaw, nice one. Nakakanta mo na eh. Ito na. Butterfly, next item ni Raven. Nakikita ko na yung liwanag, guys. Oo, ako din eh. Ayan o. Puta na, maganda. Literal, lo. Nakikita na natin kanina, yung liwanag. Gabi pa ako kumain ng kari-kari, ha? Dapat na, ako din eh. Umaga na ngayon. Kumain ako ng kari-kari ay alas 12. Wala na, itatakay ko na rin, oh, okay. 6:22 na po ng umaga dito sa Pilipinas. English mo. Oo. Oh. 6:23 a.m. Hey! Tingin ko wala ng Geek Pam survive tong long clash. Yes. Kailangan nila ng long clash. Wag tumalo clash. Oh my God! Sandino with the place almost. Pero itong coil gagamitin niya po yan, mga sir. Raven. Ayan! Ayan! Si September! September. Delegado, ha? September! September! October, November, December. Napilitan sila mag-ultimate. At ngayon, wala kayo sa gitna. Pero naku, kuko. Agad na force up. Pero patay pa rin siya. We can seek para dito kay Monet. Nasaan yung damage natin? Bakit kulang tayo rito? Oh my God. Buyback. Para dito kay Sephir. Nahuli naman dito. Ito gyrocopter. Kaso nga lang. May Aegis pa to, ha? May Aegis pa to. May BKB pa rin yan. And doon po mamamatay. Pero buyback kagamitin. 5v5 clash na ulit sa may gitna. Ay, wala pala si Kuku. Wala si Kuku. 20 seconds down for Kuku. Kaya ba nila i-hold to side ng Geek Fam knowing na lima pa yung RNG dito? Oo, eh. Oo, and ngayon, tingnan natin. Wala nang Aegis. Itong Gyrocopter. Nasaan yung ating damage? Nasaan na? Laban ba tayo? Pulahan na yung SF, pero hindi! Nako! Delikado! Nag-critical! 1K yung critical na yun, and Setsu nakakuha ng kill dito kay Raven. Ang problema nga ganung manta doon ni Raven eh. Hindi niya, tapos no, after niya magmanta, nauming missile siya, wala na siyang pang-gun. Oo, op, tatlo tinamaan ng coil. Nasaan na yung buyback? Kaso aray ko, bes! Ba't gano'n naman yung mga damage nyo? Hindi, ang daya nung Vampire Frank dito, yun yung napapansin ko dito kay Setsu. Tinignan ko siya eh. Kanina pa nagla-life steal, no? May satanic ba to? Kasi biglang balik ng buhay niya nung nag-BKB siya, hindi na Lotus Orb siya, tapos binitaw niya lahat ng skill niya, tapos may physical, magical, lahat yun nila-life steal niya. Oo, and patay yata si Santino rito, nakapag-spaceship siya. Taku, it's a GG for them. Speed lang for the side of RNG. And GG was called good night, good more night, Irene, sabi ni Irene. Nayari tayo to. Oh, hindi ko nakita talaga yung participation dito ni Dulu para sa akin. Lackluster. And then yung item choice dito ni Pak, para sa akin dapat more on, nag-focus siya sa kung paano niya mabiverse ito since nadideplete naman nila yung BKBs dito ni ng RNG eh. So medyo sumablay doon ang ating mga tropa pits. Wala kasi, kontrolado ng RNG buong game eh. Yung Aegis, lagi silang lamang. Kaya naman natin lumaban. Mm-hmm. Ang problema lang, lagi may Aegis yung RNG. Yep, and hindi namatay ito si Moneo. Sobrang ganda ng laning niya. As well as Setsu, napahirapan nila ng sobra nilang na-pressure si Santino dito na early. So, hindi makagawa ng early rotations, early movement itong si Santino. Kasi nagkulang siya talaga sa ano eh, sa mga items dito. Ang late yung timing ng dagger niya. And then, yung item choice niya medyo... Yun talaga eh, yun yung nakikita ko dito eh. Imagine kung pin-priority niya dito yung, for example, meron siyang dagger dito, and Yules. Then Yules, and then meron siyang dagon, at least dagon 3 doon. Kasi na-deplete nila yung BKB dito na sobrang aga. Yung physical to, hindi pang physical. Hindi, okay na yan. Okay na yan, bukas po, bukas po, lalaro sila sa lower bracket, mga sir. Okay. Mag-aabang lang sila kung sino man nanalo rin sa Enigma.
versus Gambit na magaganap mamaya. Hindi pa tayo tapos, mga sir. Yes, meron po. Pa. Hindi pa tayo tapos dahil po dire-diretso tayo. Dahil Enigma may Enigma and Gambit pa. Gambit. Pero dahil nag-2K, mga sir, good night po. Dapat 2-5 eh. Dahil ako De- lang. Skama. Sige. De- pamimigay natin yan. Nagkaroon tayo na 2K. Kaso may 800 na lang tropa fits natin dyan. Huwag mo na kayo umalis, mga idol. Oh, sige, pamigay na natin yan para ano na tayo. Oh, matuwas ang mga oy, idol natin dyan. Sorry. Hindi yata ito eh. Sige. Ito yan eh. Yan. Pero wag mo na kayo alis, mga idol. Ayan na, mamibigay na si, ano, si Santa Claus Alo. Oh, mamimigay na tayo, ha? Pinkier ka na yan, mga idol, oh. Nagpuyat ka, nakakita ka na magandang dot. Ay nga lang, medyo kinapos yung geek fam natin doon. Pero, ang maganda doon, nakakita tayo ng quality dots. Ano nga pala? Anong meron? Click on one comment. Dito. Saan? Lu, ba't ayaw? Ayaw, ibigay, Lu! Got it. Start your... Iba yan. Uy, baka may maklik kong iba dyan. Tapos bigla may umuhul. Huh? Ayaw. Uy, ba't... Log out. Lagi Well, na iba, guys, eh. Tingnan natin, ha, kung go pa. Pagdasal yung mga idol na gumana. Oh, yo. Lo. Ba't ba nagiganto?